Magandang gabi mga kapamilya, narito na tayo sa episode 244 ng FPJ's Batang Quiapo. Hinihintay nga nila nito ni na Supremo no, na makaalis yung mga grupo ni Namulong, yung mga bodyguards dito sa bodega nga ng pinagtataguan ng Shabu nito ni Augustus. Ngayon hinahanda na nila ang sarili nila para sa pag-atake. At syempre, planado na nga ang lahat. Inutusan ni Amanda itong si Turco na umikot, dumaan mismo sa kanan. At dito sila dadaan sa pinakalikod. Ngayon sabi nga ni Amanda, ang magsasama ay sina Eric. Yun ang kasama niya, saka si Turco. Dahil alam nila kung saan nakapwesto yung bolt at yung pera. Yun nga. Samantalang yung matitira, sina Supremo kasama nga itong si Bertin, Lucio, Yoli, saka si Hernan. Sila mismo ang aakit sa taas, sasamahan sila ni Hernan dahil alam naman niya yung itsura ng bodega nito. Doon nila titipunin lahat ng mga droga para sunugin at tuluyan na nga masunog ang bodega nito ni Augustus para mawasak ang isa sa mga negosyo niya. At ngayon, kailangan na nga nilang pagkaingatan ang lahat at siniguro nga ni Lucio na mababayaran sila ng pera pagkatapos ng mission na to. Sabi naman ni Supremo, makakaasa ka, Lucio, bibigyan kita. Ngayon, ang umakyat nga itong sina Turco saka si Lucio dahil nga meron nga dalawang nagbabantay na armado dito sa pinakalikod ng gate. Napatulog nila to, ang uhusay nila. At syempre, nakaabang sina Eric saka si Hernan para pumasok at nakaready nga ang kanilang baril. Nung binuksan na nga nina Lucio saka ni Turco yung gate, isa-isa na silang pumasok. Dahan-dahan, hindi dapat sila pwede magpaputok ng baril dahil maririnig. Kaya kung kinakailangan pisikalan sa pisikalan. Hanggang sa narating na nga nila tong gate, binuksan nila ng marahan. At pagkatapos, nakapasok na nga sila rito sa may paradahan pa lang to, garahe pa lang to ng mga sasakyan, ng mga truck. Meron itong daladala si Supremo na manipis na tulis na bagay, pinansuksok niya sa may padlock, kaya nabuksan yung pintuan. At dito na nga sila maghihiwalay. Nasa bandang kanan ang daan papunta nga sa opisina kung saan doon tinago ni Amanda yung pera. Samantalang si Hernan sasamahan nga sina Supremo sa itaas para tunguhin nga yung mga droga. Ngayon, napasok na nga nila tong kwartong to. Bawat pasilyo, bawat kanto, may mga nagbabantay kaso nakatalikod. Kaya pagkapit nila, napapatulog agad nila yung mga kalaban. Ayan. Kailangan talaga hindi talaga pwede magpaputok ng baril. Hanggang sa natuntun na nga nila itong factory na kung saan nare-repack ng mga trabahador, yung mga shabu. Ayan, ang dami. Nakuha nila to, nasibat nila. At inutusan nga ni Supremo sina Lucio na kumuha na ng isang malaking timba at doon titipunin lahat ng mga shabu, ikumpiska. Samantalang sina Yoli, kasama nga itong si Hernan, kasama si Berting, tagabantay ng mga trabahador, baka kasi tumulong. Ito namang si Lucio, loko-loko, nagtatago ng shabu sa bulsa. Sabi ni Berting, anong gagawin mo dyan, Lucio? Di bebenta ko, sayan din to, kita rin to. Sabi ni Supremo, Lucio, itigil mo yan, itapon mo yan, hindi tayo nagbebenta ng droga. Sabi naman ni Yoli, sige na Lucio, makinig ka sa akin. Huwag mo nang ibenta yan. Kikita naman tayo, babayaran naman tayo ni na Amanda ng pera pagkatapos ng mission to eh. Sabi ni Lucio, sige na nga, basag trip talaga kayo. At kailan? Itong si Lucio, pampabigat pa ng mission nila eh. Sakit pa ng ulo eh, dadagdag pa eh. Ito namang si Naturko, saka si Eric, sugod sila, nasa likod nila si Amanda. Yan. Kukunti lang sila, tatlo lang sila eh. Pero mas marami kasi bantay dun sa taas, kusan yung factory ng Shabu. Ang dami. Daming mga tauhan ni Augustus. Siyempre, factory ng Shabu to, kaya armado talaga lahat ng mga bantay dito. At natuntun na nga nila itong opisina. Samantala, ito nga si Berting, inutusan na nga ni Supremo na sunugin na. Nilagyan ng gas, binuhusan. Nagsindi ng lighter. At tuluyan na nga nasunog yung mga Shabu. Sabi naman ni Amanda, maghintay tayo ng go signal ni Supremo. Kapag nakita nila na umaapoy na, lumalagablab na yung factory, saka sila papasok sa opisina para kunin yung pera. At nakita na nga ni Amanda. Ngayon, nakita na mga tauhan, yung mga kasamahan nila, mga tulog, mga walang malay.
At syempre, kitang-kita na rin sa labas, sa baba, yung mga usok sa kayong mga naglalakihang apoy. Kaya naman, itong mga tauhan nga ni Augustus, mga bodyguards niya, na pag-alaman na sumusugod o dumulusob itong sinasupremo, syempre wala nang ibang gagawa nun kundi sila lamang. Itinawag niya agad to kay Mulong, na kung saan si Mulong nagiinuman, di ba? Tumuloy na rito sa tinutuloy nila. Sabi ni Mulong, magtatawag ako ng iba pang mga kasamahan para marami tayo. Alam niyo na ang gagawin diyan. Huwag na huwag niyong pakakawalan sina Supremo. Papunta na kami diyan sa lalong madaling panahon. Makokorner sila dito. Nakakaba, di ba? Kasi na sobrang dami ng mga tauhan. Sila, sobrang dami rin nila. Panigurado, may mamamatay sa kanila, may masasaktan sa kanila. Di ba? Kasi ang dami nila eh. Di ba sana kung dalawa o isa lang yung gumagawa ng misyon, makakatakas pa. At ngayon sabi nga ni Supremo, pakawalan na yung mga bihag. Nagtakbuhan na yung mga nagtatrabaho kasi wala na maatraso yun eh. Ang papatay lang talaga nila dito, mga tauhan na ni Augustus. Siyempre, nagbarilan na, patayan na, bakbakan na. At eto, bubuksan ni Amanda yung huling pinto para sa opisina. Binuksan niya. Yan, pinatulog ni Naturo ko yan. Yung mga bantay na yan. Yung dalawang bantay na yan. Yan, no? Bugbugsarado kay na Eric, eh. Saka kay Turco, eh. Lalaki ng katawan yan, eh. Ngayon, eto pa, papasok pa yung isa. Kung nga rin, nagbagsak ng bagay si Amanda. Siyempre, nanlaban na rin siya. Marunong din naman siyang lumaban, eh. At eto, nasa loob nga ng drawer yung mga bag na kulay itim na kung saan dito nila ilalagay yung mga pera. At syempre, kabisado niya yung code ng vault dahil siya mismo naglagay ng pera. Ang dami. Ang kakapal, puro mga bago 500, mga 1,000. Katuwang niya si Eric sa pagsalansa ng pera. At sa madaling salita, nakuha naman nila sa wakas lahat ng pera. Magpaparty-partyin nila to. Samantalang si Turco nagbabantay sa labas. Ito namang si Mulong, tumawag na nga. At malapit na nga sila. Ako po, makukorner na sila dito. Nandito na sila sa labas ng malaking building. At eto na, nagbabarilan na nga. Nakatago itong si Lucio dito sa malaking timba. O balde. Yan, nakuli asul. May mga nagdatingan. Eh syempre, alam naman natin, mga taon ni Augustus, parang hindi maubos-ubos. Parang mga zombie na nabubuhay lang. Tapos susugod na naman. Tapos eto, iskinita yung daanan. Kaya napagdesisyon na ni Supremo na umatras. Kumbaga sila, pa-backward yung daan nila, hindi pa abante. Ito rin sina Amanda, kailangan na nila magmadali at nakuha na nga nila yung pera. Wala nang sasayangin oras. Ito yung mismong entrance eh. Nakapasok na sina Mulong. Talagang gagawin nila ang lahat para mapatay nila si Supremo pati ang grupo nito. Ganyan ang gagawin naman nina Lucio, pababa na sila. At sasalubungin nila yung mga kalaban sa baba, nakaakyat, nakakaba. Nagkasalubong na rin sila ni Amanda, sabi niya, nakuha niyo na ba ang pera? Oo, nandito na, hawak na namin. Yan na, nakapila na sila rito, bumababa na hagdan. Ang dami nila eh, kaya panigurado talagang mayroong mapapahama. Kaya nga inaalala ko, baka sa huling mission na to, baka dito nga mapatay sina Yoli sa kasi Lucio, huwag naman sana. Samantala si Bong, hinahasa ng mga kaibigan niya yung mga patalim at talagang siguradong sigurado na sila bukas sa kanilang pag-atake, aaklas sila. At sinabi nga ng mga kasamahan niya na good news daw dahil may mga grupo pa raw na sumama sa kanila sa pag-aklas nila. Kaya sabi ni Bong, magandang balita to, mas marami tayo, mas maganda. Sabi naman yung isa niyang kasamahan, sigurado talaga na magtatagumpay sila. Siyempre, kailangan ng triple o double ingat. Sabi nga ni Bong, dahil si Chief Espinas, sobrang lakas ng pakiramdam. Mahirap na, baka maunahan sila. Diba? Paano nila magagawa yung plano nila? At eto nga, talagang tuloy na wala na makakapigil sa kanilang pag-aklas. Dahil kahit sino papatay nila, makalaya lamang sila sa correctional na to. Samantalang si Bubbles, inaalala niya sa tanggol, hindi rin siya makatulog. Lungkot na lungkot siya. Sabi niya, mas lalo pa kita nakikilala, tanggol, habang magkasama tayo kahit sa maikling panahon lamang. Pinakita mo sa akin kung gaano kakabuting tao. Nalulungkot ako sa iyo, nararamdaman ko. Yung nararamdaman mo dahil namatayan din ako ng mga mahal sa buhay. Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin sa iyo, maibsan lamang yung sakit na nararamdaman mo. At hindi ko rin alam kung ipagpapatuloy ko ba yung nararamdaman ko para sa iyo. Dahil nga sa matinding pinagdadaanan mo ngayon, sabi ni Bubbles, no?
Nalulungkot siya sa kalagayan nga ni Tanggol dahil alam niya nangungulila ito magpasa hanggang ngayon. Kay Mukhang, di ba? Nagdadalamhati. Samantalang si Tanggol, inaalala yung mga good memories nila ni Mukhang. At dito na po nagtatapos ang review and recap na FPGS Batang Quiapo ngayong gabi, mga kapamilya. Maraming salamat po sa inyong panonood, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa inyo ng subscribe at i-click mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na FPGS Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po and God bless us all.